It's me, Eff, and welcome to our channel. At bago mo sana simulan ang panonood ng video to, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At para sa mga kapwa kong mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel na ito dahil ito ay para sa ating lahat. And bago natin simulan ng video, maghahawarin muna tayo ng konting disclaimer na ang lahat po ng sasabihin ko ay base po lamang sa aking sariling karanasan at sariling opinion. Magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan, maaaring parehas po tayo ng sintomas, pero magkaibang pinanggagalingan, maaaring ang mga sinasabi ko ay epektibo sa akin, maaaring sa inyo ay hindi. So, respeto lamang po. And gusto ko rin po sanang magpasalamat para sa mga kapwa kong mental health warriors na nagko-comment sa mga videos ko, nagbibigay ng mga tip, at sobrang na-appreciate ko kapag sinasabi ninyo na nakakatulong sa inyo yung mga videos na ginagawa ko dahil nag-realize ninyo na hindi lamang kayo ang nag-iisa na nagsasuffer when it comes to mental health. And also, sobra akong natutuwa kasi ilan sa inyo, or sabihin natin na marami-rami na rin ng konti sa inyo ang mga naging kaibigan ko na. Actually, isa yun sa purpose ng mga videos ko. Gusto kong magkaroon ng mga bagong kaibigan kagaya ninyo. So, yung iba sa inyo, friends ko na sa Facebook. Yung iba naman, friend ko sa aking page, at doon kami nagkakausap-usap, nag-chat-chat, nagkukumustahan. Sobrang na-appreciate ko yon. At ang iba naman sa inyo ay nagbibigay din ng kanilang mga pinagdadaanan, and at the same time, yung mga tips na ginagawa nila, sobrang nakakatulong po yon. Maraming salamat po, dahil kahit ako mismo, yung mga tips na sinasabi nyo ay tinatry ko din siyang gawin. So, sa video to, karamihan kasi sa atin, and isa sa common denominator nating lahat na mga mental health warriors, and at the same time, base rin doon sa inyong mga comments sa mga videos ko na sinasabi niyong nami-miss niyo na yung dating kayo, nami-miss niyo na yung dating yung sarili, nami-miss niyo na yung mga dating yung ginagawa, and all that. So actually, ako sa case ko, ilang beses ko rin yung nasabi sa sarili ko na namimiss ko na yung sarili ko, namimiss ko na yung mga dati kong ginagawa, namimiss ko na yung dating ako. So, yun nga, alam ko na mahirap yung pinagdadaanan natin ngayon, lalo't lalo na ngayon na may pandemya, hindi natin, kahit na gustuhin man natin gumawa ng mga hakbang para tayo ay, at least kahit papaano, solusyonan natin yung ating mga pinagdadaanan. Medyo limitado pa rin yung kilos natin dahil yun nga, bawal lumabas dahil delikado sa labas. And gusto ko lang sabihin sa inyo na alam ko mahirap. And ang dami nagsasabi sa inyo na buti ka pa gumaling ka na, buti ka pa maayos na ang kondisyon mo. Sa totoo lang, hindi ko pa rin naman totally masasabing okay na ako. Andun pa lang din ako sa point na namamanage ko na, napag-aralan ko na yung bawat kilos, napag-aralan ko na yung bawat sitwasyon, napag-aralan ko na kung ano yung mga nakaka-trigger sa akin, sa pagkain, sa mga activities, at sa mga taong nakakasalamuha ko. Andun na ako sa stage na napag-aaralan ko na siya unti-unti, kaya kung makikita ninyo kapag nag-video ako na parang wala lang, parang normal lang, na parang wala akong mental health issues. Kasi gusto ko yung makapagbigay ng inspirasyon sa inyo na oo, mahirap yung pinagdadaanan ninyo ngayon, pero darating at darating din yung point na eto na, magkakaroon kayo ng dating, or magkakaroon kayo ng bagong kayo. Kung sinasabi ninyo na namimiss nyo na yung dating kayo, so siguro, gumawa tayo ng paraan, gumawa tayo ng bagong tayo, na yun nga, na tayo yung bagong tayo, na marunong lumaban, marunong makipagsapalaran, marunong mag-handle ng bawat sitwasyon. Kasi sa totoo lang, kahit na ganoon man kahirap yung pinagdadaanan natin, aabot at aabot ka rin sa point na, yun nga kagaya na sinabi ko sa inyo na mapag-aaralan din ninyo yung mga bagay-bagay, kung ano man yung mga dapat ninyong gawin. And also, gusto ko lang din bigyan ng diin, or gusto ko lang linawin, kasi yung iba sa inyo, ang tawag sa akin ay Doc. Doc, ganito po yung nangangamdaman ko. Doc, ganito po yung ganyan-ganyan. Hindi po ako doktor.
So, kung ano man po yung mga sinasabi ko sa inyo, kung ano man po yung mga binibigay kong suggestions, comments, ay base lamang po yun sa aking sagiling karanasan at sagiling opinion. So, kung gusto talaga ninyo ng, and at the same time, lagi kong sinasabi sa mga replies ko, sa mga comments sa inyo na, yun nga, mas mabuting makapagpatingin tayo sa isang doktor, kung hindi man sa psychiatrist, at least kahit sa isang sabihin nating family doctor or kung ano man yan, at least para ma-rule out lang. Kasi hindi ko mo magkakaparehas tayo ng sintomas, kung ano man yung mga nabangkit kong mga sintomas na naramdaman ko, ay parehas na yung pinagugatan or yung pinanggagalingan kung bakit ko nararamdaman yun at kung bakit rin ninyo nararamdaman yung sintomas na yun. Magkakaiba po. Maaring ito ay, maaring sa akin ay dahil galing dito, maaring sa inyo naman ay galing sa ibang kondisyon. So, mas mabuti po makapagpatingin kayo sa doktor kung sakali man, kasi as much as possible, hanggat kaya kong mag-reply doon sa mga nagko-comments, nagre-reply po talaga ako. Kung hindi man ako makapag-reply, at least ma-heart ko man lang yung comment ninyo na para lang ma-notify kayo na ayun, nabasa ko yung mga comments ninyo. And yun na nga, balik tayo dun sa dating ako. Ay, namimiss ko na yung dating ako. Gusto ko na makabalik dun. Actually, ako nung time na yun, ang dami ko yung pagkakataon na sinabi ko na sana makabalik na ako sa dating ako kasi gustong-gusto ko nang lumabas, gustong-gusto ko nang magawa yung mga activities na ginagawa ko dati na parang carefree lang, na parang wala akong iniintindi, wala akong pinoproblema na anytime na gusto ko siyang gawin, gagawin ko. And at the same time, since eto na nga yung condition natin na meron na tayong mental health problems or issues, so actually sa totoo lang marami rin realization eh, hindi lamang puro pain, hindi lang puro hirap yung mga pinagdaanan. Ang dami niyang ipinare-realize sa'yo na katulad kasi dati ako, yung dating ako, wala akong pakialam, basta sige lang, larga lang, go lang, parang happy-go-lucky lang. Pero ngayon, na-realize ko na parang napaka-importante pala ng oras, napaka-importante ng ganitong bagay, ganyan. So, marami rin akong naisip or marami rin, sabihin na natin, marami rin naibigay sa aking kabutihan kung ano man yung bagong ako ngayon na lagi kong sinasabi dati na namimiss ko na yung dating sariling ako, namimiss ko na yung dating ako. Pero sa totoo lang, sabihin natin na oo, sobrang hirap yung pinagdadaanan ninyo, sobrang extreme yung tipong gusto na ninyong bumigay pero still sinasabi nyo na lumalaban pa rin kayo. Actually, sa totoo lang, yung pagsubok na yan or yung pinagdadaanan ninyong yan, yan din yung magiging daan or yan din yung magiging sandata ninyo para maging malakas or para ma-overcome ninyo kung ano man yung mga susunod pang obstacle or problema ang haharapin ninyo sa future. So, yung dating ako, kung ako ang papipiliin ninyo, anong pipiliin? Kung ako ang tatanungin ninyo kung papipiliin nyo kung anong mas gusto ko, yung dating ako ba o yung bagong ako? Sa totoo lang, hati. Namimiss ko yung dating ako dahil gusto kong kumilos, gusto kong gumawa, gusto kong magtrabaho, gusto kong gawin yung mga bagay-bagay ng wala lang. Kumbaga, anytime na gusto ko siyang gawin. And at the same time, gusto ko rin yung bagong ako ngayon dahil yun nga, pukod sa mga realization, masasabi kong matatag na ako ngayon. Kaya ko nang i-handle yung mga bawat sitwasyon na kung ano man yung pinagdadaanan ko. Katulad ngayon, ang dami kong medical procedures na gagawin. Nung last June, nakadalawang beses ako ng medical procedure, which is yung shockwave nga. And this July sana, magkakaroon ako ng surgery and all that. Pero hindi ko na siya tinitingnan or hindi ko na siya iniisip ng, alam niyo yun, in a negative way. Puro positive na lang ang iniisip ko na, okay, sige, kung itong kailangan ko, why not go, gawin natin. So, yun nga, kung ako nakikita ninyo na parang walang problema, na parang okay na ako,
Dangating din kayo sa point na magiging kagaya ko na masasabi ninyo, ah, okay, nakahandle ko na. Kasi sa totoo lang, yung mga sinasabi ninyo sa akin na mga pain, hindi kayo makatulog, kung ano man yung mga problema, ganyan, na mga pinagdadaanan nyo, na nahihirapan kayo, na any moment pag umatake si anxiety and all that, pinagdaanan ko din po lahat yan. Napagdaanan ko lahat yan at the same time, kung ano man po yung mga nasabi ninyo, tungkol dyan sa sitwasyon ninyo, nasabi ko ganyan sa akin. Actually, hindi nga lang po ko reklamo eh. Parang ang dami rin questions sa akin na ano bang problema? Ano bang mali sa akin? Ano bang kasalanan ko? Umabot ako sa mga point na may mga tanong. Pero yung mga tanong kong yun, unti-unti rin naman siyang nasasagot. Unti-unti rin siyang nagbibigay linaw na siguro kaya pala yun yung na-experience ko kasi in time, kakailanganin ko yung tatag na meron ako ngayon para kung anong pamang pagsubok na ibibigay sa akin o pagdadaanan ko, at least mahahandle ko na siya ng mas maayos. Kagaya ngayon, kagaya na sabi ko kanina, na ang dami kong medical procedures na gagawin, pero never ko na siyang tinignan as a negative way. In a negative way, puro positive na lang na, okay, go. So, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo na maaring sa ngayon, hindi pa ninyo na-overcome or yung inyong capability to adapt, maaring hindi pa ganun ka-stable, pero darating din yung point na kung ano ako ngayon, maaring maging ganun din po kayo na masasabi ninyong eto na yung bagong ako, eto na yung akong matatag, kaya nang humarap, kaya nang lumaban. So yun lang, laban lang, maging positive lang, at makakaya ninyo yan. Kaya ko, kaya ninyo, kaya nating lahat. So laban lang. Maaring tayo ay mapapagod, pero pahinga lang ng konti and then laban ulit. Mapapagod pero hindi susuko. Laban lang, mga mental health warriors. So yun lang, maraming salamat and God bless. Bye!